Okay, punta na tayo sa final lesson natin ng third quarter, indirect variation. Dito medyo inedit ko ng konti ito kasi may part dito na medyo naguluhan kayo eh. Pero I will actually address that one on part 2. So yun yung last lesson. So direct variation muna tayo. So pag sinabi natin direct variation, ito yung tinatawag nating relation between set of values of one variable as compared with another variable. Now, when you're actually comparing a certain variable to another variable, meron siyang mga tinatawag na different type of relationship. Ito nga yung tinatawag nating variation. So, yung meron tayong direct variation, this one, ito yung pag-aaralan natin ngayon. Meron tayong inverse variation, pagpasok ng fourth quarter. And then yung joint variation at saka combined variation, which is originally dapat ituro ko ito eh. Pero mukhang kakakusin na tayo ng oras kung paano ito may tuturo. So, we're just going to focus on inverse at saka direct. So, dito tayo sa direct variation. Ang direct variation, since we're actually referring to the relationship between two set of variable, according to the definition, sabi niya, a type of proportionality wherein one quantity directly varies with respect to a change in another quantity. So, ang mas magandang paliwanag niyan ganito. Kapag yung isang variable is tumaas yung value, yung the other variable, tataas din yung value niya. And then, kapag yung vice versa naman, kapag yung isang variable is bumaba yung value niya, yung the other variable na dependent sa kanya will also decrease. So, bumaba rin yun. Kaya sabi nila, proportional talaga. If one increase, the other is also increases. If one decrease, the other also decreases. So, parang ganun lang yung medyo mas madaling definition sa kanya. Direct variation is a linear relationship, hence the graph will always be a straight line. Hindi always. Meron tayong tinatawag kasi direct square variation eh. Pag ganun yung lumabas dyan, that's still a variation. Direct variation pa rin siya, pero hindi siya straight line. Now, take note, merong certain characteristic yung tinatawag nating direct variation. Whether that is direct square variation or direct variation, yung direct variation lang tayo kasi dun tayo nag-focus. Yung line na yon, whether that is straight or not straight, from left to right, it always rises up. Pangat yun eh. Yun yung tinatawag natin sa slope na positive slope. So, from the left side of the graph, going to the right side of the graph, it always goes up. Yung line goes up talaga. So, kapag bababa yun, that's not a direct variation. Ibig sabihin natin sa inverse variation. Now, there are actually three ways on how we're going to try to represent the direct variation. The first one is the graph form. So, pag nakita mo yung itsura ng graph yan, malalaman mo na agad yung variation niya, kung ano yung relationship ng dalawang variable. Yung isa naman yung table form. Usually, binibigay ito so that you can get the coordinates para pwede mo siya i-graph. And then, at the same time, malalaman mo na rin dito yung ano niya, kung that is a direct variation or not a direct variation. The last one, tinatawag natin equation form, ito yung madalas ibigay. Equation form is given and then you're going to try to determine whether that is a direct variation or not a direct variation. So, ito yung pinakagagamitin natin dito. Okay. Yung graph form looks something like this. Ito yung sinasabi ko eh. From the left side to the right side, the line will always goes up. Hindi siya pababa. Ang tawag dito sa slope, yung positive slope. So, pag nakakita kayo ng ganito sa graph, this means that is direct variation. So, pang proportionality niya is when one variable increases, the other variable also increases. So, katulad na ito, nakikita natin, if one of the variable is equal to x is equal to 1, the other variable is equal to 4. When increase the value of that variable to 5, the other variable also increases to 20. So, tumaas siya. So, that is the graph form. So, when you see something like this, this is direct variation. The line goes up from the left to the right. Yung table form looks something like this. May column siya at saka may row. And then the value of the x and y. Actually, the value of the x is usually given. Yung value ng y, inaanap natin yan eh. It depends on the ano eh. It depends on the value of the k. Kasi mamaya pupunta natin pagdating ng equation. So, usually given naman itong value ng x, yung value ng y, inaanap natin. Ang equation form looks something like this. So, what we're going to do here is we're going to try to find yung tinatawag natin na k. May k ito eh. So, ito siya yung pinaka-formal niya. Y is equal to kx. Now, yung y, that is the dependent variable. Yung x naman, independent. At saka yung k, that is the constant of variation.
minsan ang tawag sa kanya constant of proportionality. So depende yun kung anong book yung mabasa mo eh. So pareho lang yun, constant of variation at saka constant of proportionality. Now, yung y is a dependent variable because that is the one that you're going to look for. Yung x naman, independent siya kasi eto yung binibigay ng ano eh. Ikaw yung maglalagay nito, ikaw yung maglalagay ng value na yan. Kaya nga nasabi ko kanina sa table method, eto yung x, given yan usually. So, from the x here, madidetermine na what's the value of y. That is why y yung tinatawag nating dependent variable. Kasi nakaasa lang siya dito eh, sa value ng x. Okay. Okay, meron tayo ditong tatlo. And then what we're going to do is we're going to try to determine. Tatlong table to. We're going to try to determine if this is a variation, direct variation or not. Now, ang condition lang nito, ito, yung unang part gagawin ko yung ano, gagawin ko yung graphing para makita natin. So, if you're going to graph it, yung graphing method, lahat ng nakikita mong column na ito, this is actually a coordinates. Pag sinabi natin coordinates, that is an order pair. So, x and y. So, parang ito yan, no? X and y. So, yung unang coordinates niya, that is 1 and 4. Yung second is 2 and 8. Yung third is 3 and 12. Yung fourth is 4 and 16. And the last one is 5 and 20. So, pag pinot natin yan dito, ito yung tsura niya. Dito siya nakalagay. Ito yung 1 and 4. Ito yung 2 and 8. 3 and 12. 4, 16. At saka 5, 20. So, pag ginat natin, it will be a straight line. So, makikita mo palang dito palang, this is a direct variation. Okay? What if ayaw natin gamitin yung tinatawag natin, graphing method? Kasi minsan, malalaking number niyan eh. What if we're going to use yung tinatawag natin, equation method? So, ito yung gagamitin ko, y is equal to kx. So, what I'm going to do here first is I'm going to try to determine yung tinatawag natin k. Actually, yung k, pwede na ako dumiretso dito. Yung k is actually equal to y over x. Now, the value of the y at saka x dito, given na siya. So, testingin natin para sa unang column. Yung value ng unang column para sa y is 4. Ito siya. So, ang gagawin ko lang dito, papalitan ko lang ito ng 4 yung y. Papalitan ko naman ng x ng 1. So, 4 over 1, the value of k, the constant of variation, that is going to be equal to 4. Okay, this is very important. So, para malaman natin kung talagang direct variation to, dapat straight line yan eh. Ibig sabihin, pag tinest mo yung y over x for all the columns that is remaining, dapat ang lalabas sa kanya is 4. Okay, testingin natin. So, eto, yung para sa column 2, yung y niya is actually equal to 8. Yung x naman 2, 8 over 2, that is 4. So, pareho naman. 4 pa rin. Kasi yung una, 4 eh. And if you actually test yung column 3 hanggang column 4, papalitan mo lang yung value ng y at saka x, it will all be 4. So, ibig sabihin, pare-pareho silang k is equal to 4. This means, pare-pareho yung constant of variation nila. Etong grupo na to, this is actually a direct variation. So, pwede mong conclude, direct variation yan. Okay. Para sa second one, what we're going to do here is test it again. So, dito na lang tayo dumiretso sa k. Testingin muna natin yung column 1. Yung column 1, yung y niya is 12. And then yung x niya is 2. So, meron kang 12 over 2. So, ang k dito ang lalabas is 6. Now, we're going to try to test the other column kung puro kung k niya is equal to 6. Okay. Yung column 2, 48 yung y. Yung x niya is 4. Pag dinivide mo, 12. And that is the same with the other column. Pag pinapalitan mo. Ang naiiba lang rito yung column 1 eh. So, ganito yan. Kapag tinake natin na ito, yung isang buong table, and then we're going to try to test it, if this is direct variation, yung conclusion mo is not direct variation. Kasi yung column 1, ang k niya is 6. Samantala yung column 2 hanggang column 5, puro siya 12. Now, kung sakaling itong apat lang na column yung kinukonsider mo, and then tatanong mo kung ano yung relationship nila, that is direct variation. Wala tayong problema. Kasi yung column 2 hanggang column 5, puro sila k is equal to 12 eh. Ang naiiba lang dyan yung column 1, which is equal to 6. So, yung apat na to, direct variation. Pero pag sinama mo yung column 1, hindi na siya direct variation. Kasi pag plinat mo to sa graph, hindi na siya straight line. May liliko dyan. So, this is not direct variation. Okay. For the third problem, hanapin muna natin yung k. Gamitin natin yung column 1. So,
y is 50, in x is 5, so 50 over 5, ito siya. So that is going to be 10. So titignan natin yung 10 lahat dyan. Yung column 2, ang lalabas sa kanya sa kayo niya is 10 is equal to 10. So wala problema, 100 over 10. Column 3, 10 over 10. Column 4, 10 over 10. And then the last one is also 10 over 10. Ibig sabihin, this is direct variation. So consistent siya. Lahat ng constant variation niya is actually equal to 10. So kung tinatanong yung saan ang gagaling yung 10, ayan lang, pinapalitan ko lang yung y over x. Column 4, that is 200 divided by 20, that is equal to 10. Okay, ito yung C-trick na pinagawa ko sa inyo. Nakuha nyo naman agad to eh. So, ang gagawin ko lang dito, hanapin ko lang yung K ng una, 15 divided by 3, so meron tayong, mali pa nga ako dito, this should be 5. This should be, so palitan ko lang ha. Okay, palitan natin. Oh, yan siya. Nasaan na ba ako? Nawala na tuloy ako ha. Ah, ito siya. Ayan siya. So, in this case, 15 divided by 3, that is equal to 5. So, ang k natin is equal to 5. So, tingnan natin kung in the rest is puro sila k is equal to 5. So, yung column 2, 5. Walang problema. Yung column 3, hindi eh. Hindi siya naging 5. Yung k niya is not equal to 5. Yung column 4, tsaka column 5, okay yun. That is direct variation. Because all of them have the k that is equal to 5. Pero yung column 3, hindi eh. So, ibig sabihin, pag plinat mo to sa graph, hindi ito straight line. So, this is not a direct variation. Okay, for this one, tingnan natin. Okay, 28 divided by 4. Okay naman, that is for column 1. Ang k niya is equal to 7. So, i-test natin kung puro 7 ba yung k niya. Column 2, 35 divided by 5, 7. Column 3, 56 divided by 8, 7. Pagdating ng column 4 at saka column 5, hindi na siya 7. So, conclusion natin dito, this is not direct variation. Dapat kasi lahat sila 7 eh. So, hindi siya direct variation. Okay. Next part we're going to do is we're going to try, given an equation, we're going to try to determine whether this is a direct variation or not a direct variation. Now, medyo tricky yung konting iba rito eh. Yung first one, madali. Ito na yung binigay ko kanina eh. So, what you're going to do is just translate it to the formula. So, y is equal to kx. Yung 5 dito, automatic, alam ko na agad eh, that's going to be the k. So, malalaman ko agad. So, 5, y over x, this is now the value of the k. So, meron na tayo dito, k is equal to 5. So, ibig sabihin, that is direct variation. Now, yung second example dito, eto medyo tricky to ng konti. Meron siyang constant proportionality, yun nga lang 1. Mahirap to sabihin na this is not direct variation kasi pag green-up mo to, ipapakita ko yung graph ko kanina, this will actually be straight line. Straight line din to eh, pag green-up mo eh. So, what's going to happen here is ganito. Meron siyang constant proportionality is equal to 1. What you're going to do, yung value ng x dito, ang gagamitin mo yung buong x plus 5. So, hindi lang yung x. So, yan ang nangyari dito. So, meron siyang nakamultiply sa 1, ito yung gagamitin natin na k. So, parang concept mo is just 1, which is parang hindi naman talaga. Parang yun na parang. Pero kasi pag ginap mo ito, lalabas dito, straight line pa rin eh. Kaya, hindi mo sabi hindi siya direct variation. So, ang mangyari, ibababa natin yung x plus 5, it will become y over x. Ibig sabihin yung representation ng x ko rito is actually x plus 5. So, this is the direct variation. Ito pwede natin i-prove ito eh. Just in case merong nagsasabi na hindi yata direct variation yan. So, if you look at this one, meron tayong x plus 5, if x equal to 1, 2, 3, 4, 5. And then, pag nilagay natin yung value dito ng y, 6, 7, 8, 9, 10. Ano to eh? Ito na yung coordinates niya eh. So, ito yung lalabas sa kanya. Ito, clean-up ko na. So, meron tayong 1, 6, 2, 7, 3, 8. Pag clean-up mo to, this will still be a straight line eh. Straight line siya eh. At alam naman na yung rule ng direct variation natin. Una, straight line siya. Pangalawa, as long as the line rises going from the left to the right. So, ibig sabihin, this is direct variation pa rin. Ito naman pwede, pag ginamit mo na yung x niya is x plus 5 instead of just x. Ang lalabas sa kanya, pare-pareho yung k nila, which is equal to 1. Ito yung tinatawag natin direct square variation. Ito yung may power.
iba yung formula na ginagamit niya, may power to eh. Pag nakakita kayo ng ganito, this is still considered as direct variation, pero yung graph niya is not a straight line. Curved siya. Curved line siya, pero from the left to the right, paangat pa rin. Exponential yung pagtangat niya. This is direct variation as a power. Yan yung tsura niyo. So, pag 1 siya, 1 lang to. Pag 2, 8 naman. Pag 3, 27. Hindi ko na nilagay kasi medyo mahaba yung graph. If you look at this one, pa-curved to eh. But this is still considered as direct variation. O, pag tinest natin, ang key niya is, wag lang to, kasama yung column 1. Kasi walang 0 over 0 eh. So, tanggalin mo na lang to. So, tingnan na lang natin yung column 2 hanggang column 5. All of them are 1. This means this is still direct variation. Okay, punta tayo dito. Ito, application na to. So, inaanap natin whether the certain statement is a direct variation or not a direct variation. Okay. For the first number, the number is reciprocal. Maglalagay tayo ng number sa x. So, yung x ako yung maglalagay dyan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, yung reciprocal niya is 1 over 1, 1 over 2, 1 over 3, 1 over 4, 1 over 5. Reciprocal nga eh. And then, ito testing natin yung k. Yung k ng 1, column 1, 1 over 1 is 1. Yung k naman ng 2, that is 1 half, y over x pa rin to, over 2, that is 1 fourth. K ng column 3, 1 over 3 divided by 3 is 1 over 9. And kung nakikita mo, lahat ng k niya nagbabago eh. Pabago-bago yung k niya. So, ibig sabihin, this is not direct variation. So, dito pa lang malalaman mo na eh. Okay, pagdating dito, the price per kilo price. So, maglalagay ako dito sa x. 20, 50, 75, 120, 200. And then, at the same time, malalaman kung kayo yung k dito eh. Alam naman natin consistent yan eh. Pag may 20 pesos na bigas, meron kang isang kilo. So, pag nakuha mo rito yung k dito is always 1 over 20. Hindi magbabago yan. So, pag may 50 pesos ka, 2.5 kilo. Pag may 120 pesos ka, makakabili ka ng 6. So, this is direct variation. Kung gaano kalaki yung pera mo, ganun karaming kilo. At least, ganun yung interpretation ko dito. Okay, temperature in Celsius and in Fahrenheit. Ito, kinumpute ko na to. Kasi mayroong formula to eh. So, ito yung lalabas. So, titestingin natin yung K. Yung K para sa una is 2.44. Sa column 2, 2.25. Column 3, 2.17. Column 4, 2.12. And then column, the last one, 2.013. So, hindi sila magkakapareho. So, ibig sabihin na ito, this is not direct variation. Okay, the amount of gasoline niya tangke ng gallons and the amount in liters. Okay, ito, walang problema to. Pag meron ka sabihin natin amount of gasoline, 100, ganun lang karami yung mabibili mo. So, you're just going to assume a certain value for the amount of gasoline in gallons. So, isang gallon is 100 pesos. Ibig sabihin, pag meron ka 250 pesos, meron kang 2.5 liters. So, parang ganun lang. So, 100 pesos per gallon, 200 pesos sa, ano, isang litro, ganyan. Oh, yun lang yan. So, this is still direct variation yan. Wala tayong problema dito.